Kailan na bunutan naman ng tinik ang mga miyembro ng Alpha Kappa Rho fraternity sa paglutang ng isang suspect sa pagsabog sa bar exams? Pero masama pa rin daw ang loob ng mga miyembro ng frat na unang inakusahang sangkot sa insidente. Ito ang News on Kini Maris Umali, exclusive. Ilang araw matapos ang pagsabog sa pagtatapos ng bar exam sa De La Salle University, mabilis na nakaladkad ang pangalan ng Alpha Kappa Rho Fraternity. Nantukuyin at pangalanan ng mga otoridad ang miyembro nitong si Jed Lazaga na posibleng sangkot sa madugong insidente. Nasama si Lazaga sa investigasyon dahil nahulog daw ang ID nito malapit sa pinagsabugan. Itinanggi ni Lazaga maging ng ACRO ang akusasyon. Inimbitahan si Lazaga sa DOJ para maimbestigahan. Pero dahil walang matibay na ebidensya, hindi rin siya sinampahan ng kaso. At nang dalhin ni Vice President Judge Umarbina yung kabrad na suspect sa pagsabog, tuluyan daw na nabunot ang tinik sa dibdib ng ACRO fraternity. We are more than happy and rejoicing is an exaggeration, ano? Because it was actually a vindication. Hindi pa nila nakakausap si Lazaga pero masaya raw sila para rito. I'm really happy for Jed, no? Na his name is now being cleared also as a suspect. Pero di pa rin maiwasan ang ACRO na sumama ang loob. Ininda rin daw ni Lazaga ang bugbog na tinamo ng mapagkamalang may kinalaman sa pagsabog noong September 26. Kung sino yung mga nag lagay ng pangalan namin in bad light publicly, then they should also make their apology in public. Maris Umali on cue sa balita.